Okay, welcome back to my channel. This is daddy.ric again, talking about the reality of life. And before I start, I would like to say mega shout out to all my subscribers, and thank you very much to my new subscribers. And if you're not yet subscribed, please don't forget to subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all so you will not miss any new updates from me. Ayan, so mainit-init na balita tungkol na naman ito sa taxation system. At isata tayo doon sa mga pinupuntirya tungkol sa topic na to. Pero dapat nating linawin, nasasakupan ba ang lahat regarding doon sa inyong babasahin. Okay, so basahin muna natin bago natin itakil ang dire-diretso, para mas maging mailinaw ang lahat. Kasama na rin kung ano yung binanggit ni Spox Harry tungkol dyan nga sa issue, especially dyan sa mga nangyayari dyan sa ating online businesses, na online selling, etc., etc., na ipinatutupad before. So, just to refresh things out. Okay? So, join me. A popular political blogger whose site was launched in 2017 and has drawn 250,000 followers used to earn an average of 15,000 to 25,000 pesos monthly from Google Ads and instant articles from Facebook. But trolls attacked her and complained to Facebook, which cancelled their deal. Now she earns only 5,000 to 7,000 pesos monthly from Google. Yet she said she was willing to pay taxes if there are clear guidelines and as long as the government uses it correctly. But I hope the BIR, Bureau of Internal Revenue, start with POGOS, Philippine Offshore Scamming Operators, she said, referring to a memorandum requiring that taxes be imposed on digital earners. A filmmaker who won an award on his debut project but is now engaged in online selling due to the pandemic has a different view. I am against it because the timing is terrible. Taxation is reasonable if the ones in authority are using it for good. But so far, we haven't seen where the 275 billion COVID emergency fund went. We do not need more taxes now. We need assistance. The unemployment rate has gone up since the pandemic, and people are trying to find ways like online selling or blogging to survive. The BIR plans shows how the government is so insensitive to the needs of the people. The taxman comped for video bloggers, influencers, YouTubers, and others earning money from digital ads on their platforms. The BIR on Friday told lawmakers, as quoted, online bloggers and filmmakers earning from advertising gained from their online channels were covered by a memorandum requiring digital earners to register so taxes could be collected from them. At the hearing of the House Ways and Means panel, ACT or ACT Teachers Representative Franz Castro asked the BIR, and quote, is it true that bloggers, filmmakers, and those earning from digital ads are also covered by this memorandum? She was referring to Revenue Memorandum Circular 60-2020 that gave notice to all e-commerce merchants to get registered, keep accounting records, file their tax returns, and pay their taxes on time. BIR Deputy Commissioner Arnel Gobalia replied, yes, bloggers and others earning digital ads are also required to register their business. The memorandum applies to e-commerce platform providers such as Shopee and Lazada, internet retailers and consumer goods, providers of digital membership, subscription services, and other digital transactions through the use of electronic platforms and media, online bloggers and filmmakers earning advertising income, and ride-hailing services for food, transport, delivery, or merchandise. From Chris Jose of Remate Online. Remate, may pakiusap po sa gobyerno na wag daw muna buwisan ang mga online seller ngayong panahon ng pandemya, lalo na ang maliliit na ang income. Ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ay ang malalaking malls, supermarkets, restaurants, boutiques at iba pang tindahan na nasa online business na rin ngayon na milyon-milyon ang kinikita isang buwan. Reaksyon po ng palasyo. Alam niyo po, naintindihan namin ang hirap ng buhay. Pero itong pulisiya po, hindi ito bago.
Itong polisiya po na buwisan ang mga online sellers, nagsimula pa po nung si Kim Henares ang BIR Commissioner sa panahon po ni Presidente Noynoy Aquino. Pinatutupad lang po natin ang instruction at ang isang batas na pinasimulan ni Presidente Noynoy Aquino. Ang bago po, ngayon lang po nagkaroon ng zero income tax ang mga kumikita na hanggang 250,000 pesos. Yan po ay dahil po sa train na isinabatas as an administration certified bill sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Okay, so ayan, malinaw naman yung paliwanag ni Spox Harry na tungkol nga dyan sa naging issue tungkol sa online selling na may bracket naman na binabanggit, yung tinatawag na 250,000 in a year. So below that one, wala ka naman tax. So above that one, mag-uumpisa na yung bracket system na kailangan mo sundin regarding sa memorandum ng BIR. No, that's the rules, that's the law. Understandable yung part na yon. Kaya nga sabi ko nga sa mga online sellers before, hindi ko kasi ginawa ng vlog, na mga nakakausap ko yung mga kaibigan ko, some friends, no, na tinatanong nga nila sa akin tungkol sa bagay na yon. Andiyan naman yung sinasabi na bracket system. So kung babalikan naman natin, eto namang news na ginawa ng inquiry regarding dito na Taxman Ice bloggers and YouTubers. Yes, we have to understand that blogging is part of the e-commerce. But the thing is, meron ba tayong produktong binebenta? Yes, may mga bloggers na binablog nila yung produkto nilang binebenta. It's just like at the same as online selling, at the same time it's blogging for the same reason, no, to sell. Meron silang produkto, but not all bloggers having any products. Then katulad na nabanggit na popular political blogger, we are all familiar na yung mga political bloggers are being paid just to blog, no, pera pa yung mga ads na matatanggap nila sa Facebook at saka sa YouTube. Meron talagang nagbabay sa kanila just to blog and blog, no, yung tinatawag natin na troll. So yung troll, tinira ng troll, nagtirahan sila at may sinasabi na na-cancel yung deal. Now she's only earning 5,000 to 7,000 monthly. If you're looking forward for that to compute that 7,000 monthly regarding the ads, di ba, for 250,000 subscribers, medyo maliit nga. So at 10, that's 70,000, at 14, that's 84,000. So hindi ka pa rin matatax kung titignan regarding sa bracket na sinasabi ng BIR para sa online selling, which is part of the e-commerce system, no? Then generally she wants to pay tax. So actually kahit even you want to pay tax, non-taxable nga yung revenue mo. And unang-una tandaan natin, hindi naman tayo direct na binabayaran ng advertisers kundi si YouTube mismo. So barya-barya lang yung natatanggap natin dahil nga sabi nga, as I understand, it will take around 1,000 views for $2, no. Yun na yung pinaka-revenue mo. Eh mas malaki yung binabayad nung advertisers sa YouTube, which is barya lang yung i-share sa atin. So you need millions of views para kumita ng malaki. And for us naman YouTubers, nangangarap tayo na sasabihin nga na mag-viral yung mga i-upload natin. But hindi naman basta-basta mangyayari mga ganong sitwasyon. Then talking about that online system na sinasabi nga for the bloggers na or the online sellers na kumikita ng malaki, understandable naman. Marami na tayong nakita mga istorya na yumaman, mayayaman na sila, di kotse, di mansyon yung bahay, ang mga binebenta, Louis Vuitton, Chanel, at kung ano-ano pa, ginto, alahas, di ba? Na talaga namang mga classic, na talagang mga mamahaling produkto. So, kung itatax man yun, ano man dapat isama ng loob? You're doing business, but you're using the online platform. Pero yung mga maliliit, yeah, sabi nga, andyan nga yung bracket eh, di ba? Anong dapat mong alalahanin? So, if seller ako, reseller ako nun, kumuha ko sa merchant, kinuha kitang reseller, babawas, ikakat ko yung profit ko, tapos ganun yung ibebenta, yun magiging kita mo. So, barya-barya na nga lang. Pero sabi nga natin, yung barya, pag pinagsama-sama mo tuloy-tuloy at malakas talaga yung selling mo, that will create a huge amount of money. So, siyempre, sabi nga, any types of earnings, kahit namang saan bansa, di ba, may taxation system talaga. And as I understand nga, itong platform na to, ng BIR, comes from the old administration ng panahon pa ni Kim Henares na nabanggit nga ni Spox Harry. So, hindi naman ito ngayon. Sabi nga, pinatutupad lang. Wala ba sa panahon? Dahil nga ba sa pandemic? Hindi naman natin pwedeng anuhin lagi yung panahon. Di ba? Sabi nga, if you are earning, still, dumiskarte. Eh,
normal yun eh. Iba talaga yung nakinabubuhay online selling, yun talaga yung trabaho nila eh. Diba? Wala namang ekstrang trabaho pang iba. Ang sinabi lang kasi dito nung isang yung sinasabi na filmmaker, no, na turns na naging nagkaroon ng debut doon sa kanyang project na naging award tapos na-engage siya sa online selling, na he's against this one regarding the taxation na reasonable, hinahanap yung 275 billion regarding sa COVID emergency fund, no. So nadudun na naman yung mali siya, 'di ba? Laging may mali siya. Saan ba nanggaling yung source, 'di ba? Then we don't need more taxes, we need assistance. Yes, we all need assistance. Pero sabi nga, we are here to continue life. Hindi naman tayo dapat huminto. Na marami na apektuhan, understandable yun. Pero sabi nga, may bracket na nakalagay. Ako, dapat ba ako mag-alala? Yes, I'm a monetized channel. Pero kumikita na ba ako? Malaki na ba yung kinikita ko? Lahat ba ng ina-upload ko viral? I'm struggling. At maraming katulad ko rin, no? Hindi naman lahat laging putok ng putok yung mga video na i-upload mo. Hindi mo mako basta-basta minsan yung mga kilite ng mga manonood, mandumami ng dumami subscribers mo. At hindi naman tayo katulad ng ni Rapi Tulpo or ng mga mainstream media using this platform also. So sila, may mga malalaki talaga silang kinikita dahil unang-una may mga followers talaga sila. Pero sa mga sa ilalahat nila, katulad din sa online selling, wala naman talagang sasabihin na lahat tayo may kinikitang malaki, di ba? In that situation kasi wala tayong dapat alalahanin. Yun lang ang masasabi ko, for what reason na dapat nga mag-alala if you're just a small YouTuber, just having fun, di ba? Then, may mga vloggers nga kasi na siyempre marami na silang subscribers, tapos andiyan dyan yung mga passion, leisure, travels, di ba? So, kung saan sila nagpupunta, mayroon silang pera, may fund sila sa sarili nila para magpunta. Or, they are being paid by a company, especially like yung mga resorts, hotels, etc. na iba-vlog nila. They are being paid to vlog kasi nga may followers sila. Nagbibigay sila ng detalye, coordinated. So, there is an additional payment doon sa kanilang trabaho to vlog and other than the ads being paid doon sa channel nila. So, mas malaki yung kinikita. So, if you have to declare that as your work, ako, sa unang libangan lang naman itong ginagawa ko, no, just to express, to have some time na para sasabihin na makapag-share ng mga ideas, di ba? Hindi naman sasabihin na totally ito yung trabaho ko. So, there's two big reasons regarding na matakot ba tayo or hindi. Kung nagtatrabaho ka rin naman and just doing this for a pastime system, you don't have to be that taranta na tinatawag, di ba? Then, ang naging ano lang kasi dito, nang sinabi niya kasi, hanapin natin na, yung bang panahon daw ng pandemic, tapos they're just trying to survive, no, na nag-vlog para kumita, hindi ka naman kikita agad pag nag-vlog eh, wala namang ganun, di ba? Yung nga lang kunin mo yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, di ba? You have 12 months para asikasuhin yun. At swerte na lang ako napaikli, katulad ng nangyari sa akin. So, yun nga lang, hindi naman agad-agad sasabihin na porque may ads, no? Hindi naman lahat ng ads na ina-upload natin, alam na mga monetize yan, automatic na sasabihin mo na ads. Minsan niya naka-green, approve, at minsan niya naka-dilaw. So, walang ads na lumalabas sa video, so wala kang kikitain. And in a manner, hindi naman lahat yan laging sasabihin na viral na kumikita ka ng malaki in every month. If you are earning at naka-steady ka dito sa YouTube talaga or sa Facebook as vlogging at yan na talaga yung tinatawag na bread and butter mo, you have to be taxed kasi it's work. Understandable yun. Ang tanong ko lang, paano kami magpaparegister just in case? Kailan kami dapat magpa-register sa magpapa-DTI ka? Diba? Ito yung pangalan ko, daddy.ric, the reality of life. Ito yung DTI ko. I'm a vlogger. Ganun ba yung gagawin? BIR? So, dapat ibigay yung iba kasing online selling eh. Meron kang produktong ibinebenta. Kami, ang ibinebenta lang namin dito is yung aming pananaw. Iba-iba kasi yung sense of vlogging. Yung e-commerce kasi may kasamang produktong pinadadala. Tayo, wala tayong pinadadalang produkto. Wala tayong ibinebentang kahit ano. So, sabi nga, nagkukomento lang tayo, nakikisawsaw lang tayo sa mga nangyayari na trending na nangyayari sa mundo, di ba? Pero in such manners, hindi naman laging sasabihin na nakahanda or sa meron kang produktong isine-sell out. It's all about just a passion or pastime system lang. So, if it will be that way, wala pa rin naman tayong dapat alalahanin kasi nasabi ko sa mga kapwa ko, small YouTubers, wala pa tayong dapat alalahanin kasi wala naman tayong nare-reach out na ganun. Maliban na lang kung sasabihin natin na talaga namang boom na talaga yung iyong channel, meron ka ng million subscribers at kumikita ka na ka talaga ng malaki
and talagang nakapirmis ka na lang dyan at talagang yan na lang yung trabaho mo, yan na yung bread and butter mo, so why not? But if it is just a pastime, para bang naglalahad ka lang, wala naman siguro tayong dapat ikataranta o ikatako sa sitwasyon na to. Hindi naman pwede sabihin na lahat na lang tinatax, lahat na lang tinatax. Ang isang gobyerno, kahit sa bansa ka man magpunta, yung tax ang bumubuhay. Yan yung bloodline, no, ng isang gobyerno para doon sa mga nangyayari sa paghahanda, mga proyekto, may kalamidad, may pondo, at kung ano-ano man pambayad ng utang, etc., etc. That's part of it. That's part of life. Kahit noon panahon pa ng Panginoong Jesus, may tax system na. So sabi nga, hindi natin maaalis yan, hindi tayo dapat magalit tungkol sa bagay na yan. Tama rin yung punto na sana nagagamit ng maayos, pero sa bawat gobyernong dumarating, sa bawat administrasyong na uupo, sabi nga, hindi pa rin nawawala yung mga corrupt na taong nadyan sa paligid na hindi naman natin basta-basta maaalis. Kaya lagi ko nga pinapaalala, sana sa susunod, matuto na tayo sa ipinakita sa atin ni COVID-19 na matuto tayong pumili ng mga tao na mababantayan natin na gagawa talaga ng nararapat na serbisyo para sa atin. So sa ganung bagay, kaya pinapaintindi ko lang sa lahat, no, hindi lahat ng mga vloggers ay may mga personal na kinikita, katulad nga ng kwento ng sinasabi na political vlogger na yan, no, troll, tinira ng troll, tapos meron daw silang deal, etc., etc. Ako, wala naman ako natatanggap na deal kasi automatic si YouTube yung naglalagay ng ads, no, yung advertiser naglalagay ng ads doon sa mga videos ko. So, that's a part na hindi ko naman kontrolado, so wala naman deal. I don't know, any YouTubers that can explain din bang mga ads ninyo, meron kayong pinirmahang kontrata na magbabayad sila sa inyo directly. And BIR, ang mga vloggers kasi, barya nga lang, sa tulad na nabanggit ko kanina, barya lang yun, siya na i-share sa amin na YouTube dahil nagbabayad ang advertiser mismo kay YouTube at hindi sa amin directly. Baka iniisip ninyo, direct kaming nakikipag-communicate doon sa mga advertisers to put their ads on our channels. That is totally wrong. Hindi kami mismo yung binabayaran. Kaya sasabi nga, ambon lang, no, patak lang sa buhos ng ulan, no, yung patak lang ang napupunta sa amin at hindi kami yung directly binabayaran. So kailangan namin magtrabaho ng todo-todo para sasabihin na may mag-viral na video, makagain ng maraming views at hindi ini-skip yung ads, no. In that time, sasabihin na magkakaroon kami ng revenue. Kaya sa online system na sinasabi nga, pasensya na. Ako, pabor ako doon sa sinasabi, lalo na yung malalaki, nandoon naman yung 250,000 above. No? Pag na-below ka sa 250,000, wala kang dapat alalahanin. Exempt ka doon sa sitwasyon na yun. Yung nga'y kinaganda, nandahil nga doon sa sinasabi na panibagong train law, in-exempt nga. Dati walang exemption eh. Yung nga'y may exemption. Kaya sometimes nandoon doon yung positivity. Ang problema lang, pag may balita kasing malisyoso, no, nandoon yung impact of malice, nagkakaroon agad ng negativity sa mga tao na kuda ng kuda, busa ng busa, putak ng putak, nagagalit agad without fully understanding things out. Kaya nga nandito tayo para ipaunawa, ipaintindi na huwag masyadong makikinig doon sa mga malisyosong bagay na ginagawa para yung sumukdulan yung galit ng mga tao, gamitin magalit ng mga tao sa mga walang katuturang bagay dahil hindi naman nila pilagang ipinauunawa ng nararapat yung dapat unawain. So, yun lang ang masasabi ko guys. Sana kay Deputy Commissioner Arnel Gubalia, maipaliwanag yung bang sakop ng vloggers na YouTubers is katulad din ba ng sa online sellers. Yung sinasabi na bracket, if it is generally on that area, so sakop tayo ng 250,000 per year. And hopefully, sabi nga, we will earn much, no, so we can help the government. The only thing is we are looking forward for something from the government on any kind, no. And nandiyan na yung mga libreng eskwela sa universidad na marami tayong nagre-reklamo. We are taxpayers na alisin na yung mga kuda ng kuda dyan, putak ng putak, na nagwo-walk out sa school. Diba? Sayang yung tax natin. Nakikita nyo yun, diba? So, hindi lang naman ang nag-aaksaya ng tax o yung mga nagnanakaw sa gobyerno, kundi mismo yung nakikinabang din sa tax. Magtatayo ng tulay dyan, bababuyin nila, i-sprayan ng ganito, i-sprayan ng ganyan, diba? Makibaka, huwag matakot, diba? Yung mga ganun bang bagay. So, yun yung mga pinupunan natin, na tax natin yun eh, na sinasalaula nila. Tapos yung mga is mapinag-aaral na bigla na lang magbo-walk out. Diba? We trying to defend our tax. Inilagay na yun doon, libre na yun doon. So sana napapangalagaan ng maayos.
Kaya sana sa susunod na pagkakataon, sana itulungan ni COVID-19, maunawaan natin na huwag tayong basta-basta maglalagay ng mga tao dyan na hindi naman talaga katiwa-tiwala ang iiwasan lagi yung mga taong bumibili ng inyong dignidad. Yan lang naman ang lagi kong mapapaalala. For this time, wala pa akong masyadong ibang may pupuntos tungkol dito sa binigay ng BIR na to, tungkol dito sa balita ng inquirer.net na to. Dahil walang masyadong linaw, dahil kwento nung isang political blogger at yung kwento nung isang movie maker, di ba? So yung movies kasi, pagka mga indie film kasi, nilalagay din niya sa YouTube, eh, nagigay na subscribers yan, kumikita. So, iba-iba yung platform. Iba-iba yung sistema natin sa platform na to. So, not everybody is having those deals and everything. Wala tayong tinitindang produkto, yung iba meron, di ba? Kaya, huwag masyadong makukuha lahat sa galit. It's understandable. Sabi nga, unawain natin ang sitwasyon. Kung pepetik-petik lang naman na YouTuber dyan at ikaw lang for pastime lang at hindi ka naman kumikita ng ganong kalaki, kumita ka ng $100, $200, wala kang dapat alalahanin dahil kahit anong kumpitang gawin mo dyan, within a year, kung kumikita ka ng ganon monthly, hindi mo marireach yung tinatawag na bracket para sasabihin na, paano nga ba i-apply? Diba, mag-DDTI tayo? DTI, name, daddy.ric, the reality of life, blogger. Ganon ba yon? Sana ba yung mga ano? So, iba yung online selling eh, may produkto. So, ipaunawa sana sa atin ng BIR or ng DTI or ng sino pa man dyan sa gobyerno yung tungkol dito sa sistema na to dahil biglang-bigla nabanggit na yung tungkol sa vlogging. At naipaliwanag ko naman kanina, yung iba-ibang tema ng mga vloggers na automatic may mga deal kaya kumikita talaga sila ng malaki. Okay? So, ayan. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Again, this is daddy.ric talking about the reality of life. And once again, as I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. So, konting ingat, lalong-lalo sa panahon ngayon. Ingat-ingat pa rin pala ng todo sa mga kapwa ko OFW, sa mga mahal natin sa buhay dyan sa Pilipinas. Ingat-ingat-ingat lagi. Wala namang masyadong mga importanteng bagay na dapat gawin sa labas. It will be better to stay home. Stay safe. So don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. Again, thank you very much. And to my family, mommy, I love you so much. To my two kids, DX and Tricia, I love you guys. God bless us all.